So, ito guys, yung life messages para sa inyo, we have the silver waterfall. Ibig sabihin nito guys, effortless, no? Effortless na masagana yung buhay. Kumbaga, hindi kayo mahihirapan, mga kapiksi, kung gusto nyo na maging masagana, umunlad yung buhay nyo. As long as, sabi ko nga, huwag kayong mag-resist, no? Huwag yung paglabanan. You go with the flow, you observe, but do not absorb, and then, you just focus, mga kapiksi, no? Mag-focus lang kayo dun sa desires nyo, dun sa minamanifest nyo. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tayo. Ang pamangat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong October pala, para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, ito yung para sa life messages, and ito naman yung sa love life. Kung ano na lang yung message na makaresonate kayo guys, take that message. Unahin natin tong spiritual message para sa inyo. So we have the sea turtle energy, protection guys. You are a master of finding life's flow. Be in harmony with the rhythm and your path will unfold. Persevere and you will succeed. You have everything you need to be protected and happy. So go with the flow mga kapiksi, wag tayong mag-resist, no? Wag nating i-resist. Ibig sabihin ng resist, laban, wag nating paglabanan yung mga nangyayari sa buhay natin mga kapiksi. Instead, i-observe natin siya and tanggapin natin siya na nangyayari sa buhay natin, and we have to accept the fact na tayo yung responsible dun sa nangyayari sa buhay natin, maganda man yan o hindi maganda. Ibig sabihin, na push out yan sa ating physical reality, because once upon a time in your life, doon nakafocus yung energy nyo. So 3D or life in general mga kapiksi is a reflection of your belief system. Ibig sabihin, whatever you perceive to be true, palagi siyang napupush out sa inyong physical reality. So layman explanation guys, pagka inisip mo na malas ka, makakita ka ng evidence na malas ka kasi pinaniniwalaan mo na malas ka. Pero pag naniniwala ka na swerte ka, evidence sa physical reality mo, swerte ka. Nakaka-experience ka ng mga bagay na feeling mo, swerte ka. Okay, so that's how, yun yung ibig ko sabihin na napupush out siya sa inyong physical reality, whatever you perceive to be true, kung ano yung pinaniniwalaan yung totoo. So kung hindi maganda yung na-experience nyo, ibig sabihin, yung paniniwala nyo, yung belief system nyo is hindi rin maganda. So kailangan nyo siyang baguhin mga kapiksi, pero hindi nyo siya, huwag nyo siyang i-resist, huwag nyo siyang paglabanan. Instead, take accountability, okay? Na-experience ko ito kasi once upon a time, inisip ko na mahirap ako, okay? Naniwala ako na mahirap ako, pinalaki ako ng magulang ko na mahirap ako, sinabi ng mga magulang ko na mahirap lang kami. Kaya habang buhay, nung maliit ka pa, wala kang choice eh, kasi maliit ka, diba? Nakasandal ka lang sa magulang mo, pero habang dumalaki ka, hindi totoong mahirap mabuhay, 'di ba? Doon mo na-realize na may mga bagay na pwede kang gawin para yumaman, para umundad, para umasenso. So pwede kayong magtanim ng bagong belief system para mapalitan nyo yung inyong physical reality. Okay, nagets nyo ba? So observe but do not absorb, no? I-observe nyo lang yung nangyayari. Kaya siya nangyayari kasi yun yung pinaniwalaan nyo. Pero, you can change it kung papalitan nyo yung belief system nyo. Nagets nyo ba guys? Sana naintindihan nyo guys. Kasi paulit-ulit ko yan sinasabi sa inyo. Persevere and you will succeed. Ibig sabihin nito, persevere, magtiyaga kayo, magsikap kayo. No? Hindi lang sa pagsisikap na taking action. Pero kailangan magsikap din kayo sa pagdadasal and magsikap kayo sa pagkakaroon ng positibong mental diet. Especially kapag ka super nega kayo, guys.
no, buong buhay nyo nega kayo, kailangan magdoble sipag kayo, guys, sa pagiging positibo para mapalitan yung inyong yung napupush out sa physical reality nyo, and definitely guys, magiging successful talaga kayo, okay? You have everything you need, no? Lahat nasa sa inyo na. Lahat actually ng resources na binigay na sa atin ni universe, lahat tayo dyan may access, no? Mayaman ka man, mahirap ka man, lahat tayo may access dyan. It so happened na yung mga mayayaman, yung mga successful na tao, alam nila, no, how the law works, alam nila kung paano gamitan ng maayos yung resources sa buhay, alam nila kung paano na-attract yun sa buhay nila. Kaya andali lang nilang umunlad, umasenso, and for some of them talagang lalo pa silang yumayaman. Pero there are people guys na from rags to riches na tinatawag, diba? Nagbabago yung buhay nila kahit lumaki silang mahirap, yumayaman sila pagdating ng panahon. Kasi nga guys, lahat tayo may access sa resources. We just have to tap in, no? Dun sa tamang level ng kaalaman para matapin natin yung mga resources na yun, mga kapiksi. I hope naintindihan nyo yan. Sana talaga naintindihan nyo, mga kapiksi. Okay? And comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. So, tingnan naman natin yung life messages for you, guys. Shuffle natin to. Habang sinashuffle natin to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong 500 pesos na discount until September 30. So, i-avail nyo na yan, guys. Sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 20% discount naman yan until September 30. So, i-avail nyo na. So, ito, guys, yung life messages para sa inyo. We have the silver waterfall. Ibig sabihin nito, guys, effortless, no? Effortless na masagana yung buhay. Kumbaga hindi kayo mahihirapan, mga kapiksi, kung gusto niyo na maging masagana, umunlad yung buhay niyo, as long as sabi ko nga, huwag kayong mag-resist, no, huwag niyong paglabanan. You go with the flow, you observe but do not absorb, and then you just focus, mga kapiksi, no, mag-focus lang kayo dun sa desires niyo, dun sa minamanifest niyo, ibuhos niyo lang, guys, yun lang talaga yung technique. Ibuhos niyo yung energy niyo, yung attention niyo every day na gumigising kayo. Kung may mga problema kayo, huwag niyo isipin yung problema, no, kasi kusang mawawala yan kapag hindi niyo siya binigyan ng attention, ng focus, no. Instead, focus on solution, focus on life affirming thoughts, di ba? Yung mga palagi kong sinasabi sa inyo, always kayo mag-affirm, money come to me, palagi ako may pera, palagi ako nagkakapera, I'm the king of abundance, I'm the queen of abundance, yung mga simple lang, or whatever affirmations na feeling nyo makatulong sa inyo, this too shall pass, lilipas din ito, giginhawa din ako, uunla din ako, aasenso din ako, di ba? Whatever resonates sa'yo, kung ano yung feeling mo magaan para sa'yo, kapiksi, okay? And kapag nasanay na kayo dyan, if you do it over and over again, and palagi nyo siyang sinabi ng paulit-ulit sa isip nyo, guys, or sa sarili nyo, talaga, unti-unti makikita nyo yung differences, yung pagbabago sa buhay nyo, mga kapiksi. So, you have to persist para talagang maramdaman nyo na effortless, no? Ibig sabihin, hindi na kayo magpapakahirap, magkakandakuba-kuba, ganyan. Na parang everyday na lang struggle, life is a struggle. For some, kasi yung iba ganun eh, no? Na talagang kanda-kanda kuba, mga kapiksi. Kinabukasan ganun na naman ang bigat-bigat sa loob. Whereas yung ibang tao, chill lang, di ba? Buhay ka ngayon, kinabukasan, buhay ka pa rin, pero magaan lang. Nagets nyo ba? Sana nagets nyo. Sana nagets nyo, mga kapiksi. Okay?
And itong chivalry, guys, this is pagiging gentleman, no? So, don't be too hard on yourself and maging gentle. Kumbaga, maging gentleman kayo. Hindi naman porket babae ka, hindi ka ng gentleman. Ibig sabihin ito, don't be too hard on yourself and don't be too hard on other people as well. Gaangan lang natin, relax lang, di ba? Magaan lang, matulungin, mapagmahal, no? How good will you feel kapag ka maganda yung trato sa'yo, di ba? So, dapat ganun din yung trato mo sa sarili mo and ganun din yung trato mo sa ibang tao, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And ito naman yung sa love message, guys. Again, no, meron tayong bagong course paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Sa mga gusto mag-avail, guys, mag-avail na kayo. So, meron tayong engagement. And it is safe for you to love. So, maganda naman yung love message nyo, mga kapiksi. For some of you, ibig sabihin nito, nagle-level up na yung inyong relationship, mga kapiksi. Pwedeng kung kayo ay literal na mga nasa dating stage or boyfriend, girlfriend, ganyan, pwede na mag-level up yung inyong relationship. Yung iba sa inyo, pwedeng baka naiisip nyo na na magsama, kahit na hindi pa magpakasal, no, magsama ng inyong partner or specific person. O kaya naman yung iba sa inyo, baka matagal na kayo nagsasama. So, pwedeng maging legal na yung inyong relationship na yung person. Pero, nakikita natin na nagle-level up yung inyong relationship. And, of course, guys, it's safe for you to love. Buksan lang nyo yung inyong pintuan, no? Sa mga ano to, guys, sa mga single na parang natatakot na umibig muli, no, dun sa mga may history na broken hearted or galing kayo sa isang broken relationship, mga kapiksi. So, that's fine. Okay lang. I mean, it's okay for you to love again. It is safe for you to love again, mga kapiksi. So, wag yung masyadong pahirapan yung sarili nyo, guys. No, hindi lahat ng tao manluloko. Hindi porket yung ex mo manluloko, lahat na manluloko. No. Hindi ganun, guys. It's a general assumption na ginagawa natin sa buhay natin kaya natin na-experience natin yun. But, hindi yun totoo, no? Kayo lang yung nagbibigay ng meaning nun. Kayo lang yung nag-accept ng meaning nun. There are some people na talagang very loyal sa mga partners nila, and kung loyal ka sa kanya, deserve mo rin na magkaroon ng loyal na partner. So, yun dapat yung sinasabi nyo sa sarili nyo, mga kapiksi. Alright? So, yeah. Comment down below. Ito, guys, i-mind nyo yan. Ito, mine. Ito, maluwag na buhay. Maaluwa na buhay. Itong engagement. Yee! Yan. So, mga naka-resonate, i-mind yan, guys, sa comment section. And comment down below kung saan kayo naka-resonate, no? Dito ba sa spiritual? Dito ba sa life? Or dito ba sa love life, mga kapiksi? Comment down below, guys. And ito yung ating 2025 kapalaran. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.